Good day, guys, and welcome to another episode of Riding in Tandem. R.I.T. Riding in Tandem. R.I.T. With me, RM. And me, Kuya Reagan. Riding in Tandem. At sa episode na to, may pupuntahan tayo. Daraitan. So medyo mag-a-adventure tayo outdoors with Kuya Reagan and Jay Walker. Ano, ready na ba kayo? Papaitan? Ay, daraitan. Ready na! Let's go! At ang gamit nating sasakyan ngayon ay Ford Ranger Sport 4x4. So bago tayo makapunta doon, magmamaneho muna tayo. So pag-usapan muna natin yung mga driving impressions namin dito sa Ford Ranger. Kasi alam niyo naman si Kuya Reagan at si Alex, ano na yun, babad na yun sa Ford Ranger. Alex, kamusta ba ang ano, yung impression mo dito, driving impression mo sa Ranger? Compared sa ibang mga pickups, mas tahimik ang Ranger. Yung ride, kung galing kayo sa ibang pickups, medyo mas hindi matagtag to. True. Although pag galing kayo sa mga crossovers, medyo mas matagtag pa rin to. But compared sa ibang pickups, mas hindi siya matagtag. Actually, siya nga pinaka-comfortable na mid-size pickup truck sa Pilipinas for below 2 million pesos. Diba? Comfortable talaga. Tsaka tahimik. Hindi makangalansing yung mga buto mo. At saka basta huwag mo siyang ibibirit, no? Tahimik na tahimik yung diesel engine. Pero ikaw, Kuya Reagan, kamusta yung ano mo, yung driving impression mo dito sa Ranger? Actually, yun nga, ang Ford Ranger, for me, it's ano talaga, most comfortable truck, mid-size truck to drive for the price category. Kasi ano siya talaga eh, ang gaan ng steering wheel. Usually ayoko na magaan eh, pero sa mga trucks, masarap yun yung magaan kasi ang laki-laki na. Ang hirap-hirap i-drive, i-maneobra, mas maganda yung magaan yung steering wheel. Tapos, yun nga, sabi nga ni na Alex, ni Doc, maano siya, hindi siya matagtag, swabing-swabing yung ride. Saktong-sakto yung power, it's not, hindi ka mabibitin, no? And, hanep talaga ang technology tsaka safety features ng Ranger. Oo nga naman, pero ako ah, una kong napansin kasi dito, yung itsura, napakagwapo naman kasi talaga, di ba? Parang built tough talaga, di ba? Ford machong macho. Oh, built tough, not built rough. Kasi nga smooth driving. Okay. Tapos sa interior kasi, itong sport naman na version, sport na variant. So, nakaano na to, wireless Android Auto at saka wireless Apple CarPlay. So, kung hinahanap mo yun, lahat ng variants ng Ranger. Oh, di ba? Standard. Oh, di ba? So, ibig sabihin, kahit yung low-end, so, nakaganyan na siya. So sulit na sulit. Tapos yung nga, kagaya ng sabi ni Kuya Reagan, yung steering para sa akin okay na okay ito kasi kahit malaki yung sasakyan, hindi ka mahirapan magmaneho, di ba? Tama. Tapos yun din, agree din ako sa kay Kuya Reagan na yung power nito, no, hindi pa ako nagkaroon ng instance na parang kapos ako sa power. Oo. Kasi 400 plus yung Newton meters yung torque nito. Oo. So hindi ka nakakapusin dito. Hindi siya ano eh, this is the Ranger Sport. So hindi siya bi-turbo. Single turbo lang siya. Pero I think 167 horsepower. Okay na okay 'yon. Tapos yun nga yung torque niya, what, 400 plus. O mga 400 plus Newton meters of torque. So talagang ano siya, sa bakbakan, sa akyatan, walang problema. At magagamit na, mapaprove natin ngayon. Oo, oh, mamaya. Kasi pupunta tayo sa ano, camp papaitan. Parang mapait yun, ah. Uy, pero masarap yun, di ba? Yung papaitan. So, comfortable talaga tong Ranger. So, notable siya, no? Kasi kami dati may pickup din kami, pero medyo, ano, no, miles apart na yung suspension nito doon. Para kang, ano, no, minasahe ng sumo wrestler after a long drive. Parang nilamog. Nilamutak at ano, nilupak. Pero ito ngayon, sobrang ano siya, sobrang swabe talaga. Tapos ito, no, kasi ito, usapan lang naman. Kasi, kumbaga, para sa akin, ang pinakamagandang Ford Ranger yung ano talaga, yung Raptor. Pero ang problema kasi sa Raptor, steep. Almost 2.4 million, 2.3 something. 2,399. Parang ganun. Basta close to 4. Tumawad po na 1,000. Oo, di ba? Kumbaga sa akin kasi, kung ang gamit mo naman talaga ng pickup, eh, wala na, magkakarga ka. Oo. Di ba? So medyo mas lamang ka pa dito. Oo naman. Mas ano to, yung payload capacity to mas mataas. So pangalawa,
pagkakailangan mo ng mag-offroad, mag 4x4, naka 4x4 na rin to, naka diff lock ka na rin. So, ito yung cheapest automatic na 4x4 ng Ranger eh. Yes. Kaya para sa akin, yung specs niya kompleto, magagamit mo sa 4x4 pero hindi ka gagastos ng 2.4 million. Sulit, 'di ba? Oo. So, cheapest na automatic na 4x4 pickup. Ah, 'di ba? This one, no? Sa lahat ba? Sa lahat. Sa lahat. Ah, okay. Oo. Oh, 'di ba? Well, so, pag gusto mo ng 4x4, hindi sa lahat, sa lahat base ng base model na manual. Oo. Or top of the line usually. Mm-hmm. So ito nasa gitna. Tapos naka-leather seats ka na. Oh, 'di ba? Fully featured na. No, sa lahat ng ano 'yan ng mainstream na truck brands. Okay. Mainstream. So imagine niyo 'yun, no, 'di ba? Sulit na sulit talaga at saka ang laki. Mm-hmm. So 'yun nga lang yung masasabi sa inyo, no. Kung naghahanap kayo talaga ng machong malaki, eh jackpot ka dito. Sabi ko, sasabi mo, kung naghahanap ka ng machong malaki, jackpot ka kay Jay Walker! Edward, mamay cut yun ha. Pakita mo nga, ay! Pakita nga yung malaking ano, biceps dyan. Bakit nyo alam na malaki? Kasi nakabakat. Nakabakat. Bakat sa t-shirt eh. Bakat nga naman sa diba? T-shirt. Pagina nyo, no? Oo nga. Pero alam niyo maganda dito sa Ranger din. Yun nga, hindi mo kailangan ng malaking muscles para i-drive siya. O kasi very ano siya, user-friendly talaga eh. Ano siya, very light. Parang malaki siyang truck, pero hindi, parang hindi malaki yung dala mo. No? Yun nga lang, kailangan mag-ingat ka. You have to be careful kasi so sobrang gaan, sobrang maganda rin yung power niya. You'd think na okay lang biglang yung pala merong may tinamaan ka na pala, no? Pero alam mo ba Doc na ano, kung interesado tayo na kumuha ng Ford Ranger, lalo this month of September 2023. Kailan ba lalabas, Doc? Truck month. Tama. September kasi truck month 'yan ng Ford. Eh. Oo. Oh, tama. So ano 'yung sabihin nun, Doc? Ibig sabihin no, meron silang as low as 98,000 down payment na all Ford in. Ranger all in. Pucha, para alam bumili ng motor. 98,000? Oo, tapos may mga discounts pa sila, mga 50,000. So kung interesado talaga kayong bumili ng Ranger or tinitingnan nyo, no, ito talaga yung best time of the year para bumili ng Ford Ranger kasi dito talaga binababa ng Ford ang presyo ng mga Ranger kasi yes, truck month nila. Truck month, that's the Ford truck month, best deals nila. So yes, saktong-sakto. Pati accessories ha? Yeah, pati yung accessories. Mga ARB accessories nila. So, nagdi-discount sila tapos hindi na sila nag-charge ng fee para ikabit. O, di ba? Yes. Libre na yung ano labor. Di ba? Meron mo 98,000, no? Mas mahal pa ang NMAX. Oo, 100 plus yun, di ba? Oo, pero makakapagsakay ka ng mga 4-5 NMAX sa likod. Pagka pala, kunwari nagsiset-up ka ng mga sasakyan, kumbaga, gusto mong gawing rig, gusto mong pang off-road, okay din tong model na to. Kasi, kumbaga, palitan mo ng gulong, okay lang. Yung mga sensors mo ng mga, mga driver aids, wala na. So, magpalit ka ng ARB na, na merong winch sa unahan na bumper, di ba? Yeah. Pwede. Actually, 1.6 to, right? Mm. Tapos, yung Ranger Raptor 2.4. Right? So, parang mga 800,000 difference. Mm. Yung 800,000 difference na yun, tama ka, you can set up this Ranger Sport 4x4 according to the spec na gusto mo. Oo. Pero hindi ka nga Raptor, pero formado ka naman, di ba? At saka ang kinaganda nun kasi, pagka kasi nagsiset up ka, pwedeng hindi bigla. Kumbaga, yes. Wala rin, budget ka ngayon. So ito muna ilagay mo, di ba? Mm-hmm. Tapos parang ini-enjoy mo rin yung ownership ng kotse kasi parang, uy, sa susunod, lagyan naman natin ng ganito, di ba? Isang gulong muna, tapos next month, pangalawang gulong. Yun lang. Isang baka nagdadrive na kapag ganun yung kotse mo. So basically, yun lang naman yung naiisip namin sa Ford Ranger, no? Oh, kita-kits na lang tayo mamaya sa pupuntaan natin sa Daraitan. See you later! Nandito na tayo mga ka-tandem sa Camp Agos Daraitan. So kasama natin ngayon, ito nga si Alex. Kasi mga tropa natin sa Ford Philippines. Ayan. Sir. Hello. Sir, nagfi-fishing kasi dito si sir. Hmm. Ngayon, ilang pating na nga ba sir yung nahuli mo kanina?
siguro mga tatlo na, no? Tapos, pinakat mo na sa loob, no? Oo, sashimi natin. Okay, okay. Okay. Salamat, sir. Japanese dinner tayo mamaya. Buti na lang magaling kasi mag-fishing si sir. Ano problem yun? Ma'am, ilang bulate na yung nahuli mo? Yan talaga kagandahan eh. Pagka mga sasakyan mo, rugged, diba? 4x4. Kahit saan ka pumunta, kahit ganito yung terrain, no problem ka. So, maraming salamat sa panonood. Sana nag-enjoy kayo sa video na to. Oh, next video na! Hi guys, ako po si Roy Robles ng Zigwheels Philippines. Ito po ang aking mab... Kaya hindi ako nagtatagal. So, ilan yung nahuli mo na isda? Bali si Sir Roby, nakatatlong pating. Ako, isang balena lang. Isang balena lang. Ay. Ako nakakuha ko, ano eh, century. Healthy. Century tuna. Nasali kasi ako sa ano eh. Sa century, ano yan? Century tuna buds, man. Ayun, Regan. Ano yung super buds? Super buds. Kasi idol namin si Kuya Regan. Actually, malapit na nga eh. Meron na akong isa eh. Oy, oo. So, ano, gawin na lang yung ulang. RIT, riding in tandem, RIT, riding in tandem, RIT, riding in tandem, siksik na impormasyon mula kay RM at Elaine, RIT.